Yan, so bakit low power siya? Yung Mitsubishi Strada tayo ngayon, low power, 4-in-1 5-inch. Medyo tumirik na talaga to sa daan. So ayan, tingnan natin kung ano ba yung problema dito. Wala siyang check engine. Tapos ayan, so ito yung nakikita sa scanner. Normal lahat. Walang fault codes na nakikita. Ayan. So ano ngayon yung gagawin natin dito? Wala namang fault codes na nakikita, pero hirap talaga tumakbo ang sasakyan natin. So ngayon ang gagawin na lang natin dito ay literal na talaga tayo dito na manghuhula. Hindi kaya ng scanner. Walang nadidetect. Pero ngayon sasabihin na naman ninyo na hindi accurate yung scanner natin. So depende na sa inyo 'yon. Yan, hawakan mo muna. So ito yung isosolve natin ngayon. Ano yung gagawin natin dito? Paano natin to huhulaan ang problema dito? Malaki yung challenge natin ngayon sa panghuhula. Mitsubishi Strada yung unit natin. Low power siya. Ayan, so wala na. May kunting paangat, ayaw nang tumakbo. Napatay tayo dito. Hazard, hazard, hazard. Ayun, nag-stack up tayo sa gitna ng kalsada. Yun. Ayun, namatay pa nga. Matay tayo dito. Pagsaka na ko pa yung pagat niya sa RM. Hindi ako lang. Uberte ko, kalit lang, wala yun. Oh, low power. Hardlock na kayo. Low power ka, pila ray dagan ako. Wala, 20. 20 ra? Kaya mapura magagdood-dood pa. O may kusog. Yan, so bakit low power siya? Yung turbo boost natin. Tingnan natin kung gumalaw ba. RPM, RPM. Ayun. Pull na, pull. So ayan. Yan yung dahilan. Oops. Ang problema ay naka vacuum na siya lagi. Yun. Ayan. Pag tinanggal natin to, nakababa siya. So try natin RPM ulit. Yeah, RPM, RPM. Ayun. So kapag ka ganun, wala siyang kalampag, so hindi siya gumagalaw. So ito yung isosolve natin, bakit lagi siyang naka-vacuum. Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin tong turbo, lilinisan natin to. Ilan ang kabolt yan? Kanan lang kay isa, no? So ito na yung turbo natin, natanggal na. Ang pinakadahilan bakit tinanggal natin tong turbo ay lilinisan natin to, lalong lalo na tong wastegate nya. So medyo stuck up na kasi. Hindi naman ito yung pinakadahilan bakit nag low power siya, pero kailangan pa rin natin tong linisan dahil medyo stuck up na yung wastegate nya. Kayo dyan, magpalinis na rin kayo ng turbo. Ang humok, dapat humok yan.
Mas mabuti na ngayon pa lang ay magpalinis na kayo, huwag niyo nang antayin na masira pa yung turbo ninyo. Ang ginawa namin dito ay simpleng linis lang. Hindi naman namin kailangang paputiin pa ang turbo dito. Ang importante ay malinis siya. Gas nga lang yung ginamit namin dito na panghugas. So okay na, umok na siya. Yan, check natin yung wastegate niya. So malambot na siya. Ganyan siya dapat. Hindi tulad ganina na nag-stack up. Okay, kabit mo yung ano, Spuintator. Ang tawag dyan ay iskulitoy. Iskurutoy? Iskurutoy ba tawag dyan? Pagkatapos natin sa turbo ay dito naman tayo sa EGR. Babawasan natin ng kunti yung mga dumi dito sa EGR. Hindi lang natin uubusin yung dumi para may babalikan pa tayo. Medyo napapadalas tayo sa EGR cleaning ngayon. So ito yung kasama natin na EGR specialist. Magaling maglinis tong kasama natin. Hindi niya inuubos yung dumi para may babalikan pa kami at may customer pa sa susunod. So ayan guys, ang ginawa natin, nilinisan natin yung turbo. Yung wastegate niya ay pina-smooth natin. Tapos nagpalit tayo ng ito, Boss Actuator. So nagpalit tayo nito. Ayan, yung bago natin nakabit na natin. So ayan, nahirapan kami na maghanap ng parts nito. So ito lang talaga yung dahilan bakit natagalan kami sa sasakyan na to. So sobra talagang natagalan, mahirap pala maghanap ng ganitong klaseng parts. Sira na kasi to, hindi na to gumagalaw pa. Yung vacuum nito ay lagi na lang siyang nakakunikta, so wala nang off to. So lagi na lang siyang naka-open, nasira na siya. So shout out natin yung mga nagbibinta ng ganitong klaseng parts, Turbo Boost Actuator. Sana ay mag-stack pa kayo ng marami dyan kasi nahihirapan kami maghanap ng parts. Dahil low power nga yung sasakyan natin ay magpapahangin muna tayo para maging okay talaga yung power natin. Nandito lang kasi sa gulong yung pinaka main problem bakit walang power yung sasakyan. So ibabalance natin yung mga hangin para sigurado talaga tayo. So, ayan guys. Okay, RPM. Okay. Okay, RPM. Good job. So dito, tingnan natin. Oops. So ayan. Okay. So nawala na yung purot-purot. Good job. Road test na tayo. Dahil nung dati ay 20 kph lang ang takbo ng sasakyan na to, ang gagawin natin ngayon dahil nag-road test na tayo at okay na, patatakbuhin natin to ng 120. So plus 100 tayo. Pag umabot to ng 120 ay bira na naman to. Woo! Dili na kagambot kinta. Adlo kayo. Yawas. Yeah, Udaga.